Handa na ba you? Handa na me. Ano mo? Handa na me. Handa na me. BBM or Pac-Man? Pac. Epal o bidabida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? O. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong, strong man. All right! All right! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. So, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience kung pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat! Rasadang tanong, tapatan, at tarang, tahan! Good morning! Happy Monday! It's March 11, 2024. Oras na naman para makapagkwentuhan at kulitan. Kasama mga taong nasa sentro ng balita ngayon, dito lamang po yan sa Politiscoop. Ako si Ina Andulong. Ako po si Michael Pahatin. Na-late kami ng konti. Pasensya na po sa mga naghihintay. Dito sa binabasa mga... ko itong comments natin. Nakakatawa talaga itong nakakatawa. Sabi nito, early birds. Ano ba yung sabi ko? Sabi ni Doja Ag. Doha Ag ata ito. Kasapi po kami sa Kingdom of Llamas. Ang tagal naman ng appointed son of AK-47. Talagang salba. Oh, kasapi din kami ni Michael dyan sa Kingdom of Llamas. Sabi nga ng isang viewer, parang left and right ang guesting ni Sek Llamas ngayon. Kalimat kanan eh. Oh. Kung sa kamati, oh, si Llamas yun. Parang ganun eh. Oh. Ako naman pag nag-browse ako ng mga news articles sa iba't ibang website, parang, oy, si Sek na naman to. Oy, si Sek na naman to. Grabe, ibang level na talaga to. Ibang level. Ibang level to, Sek, ha? Anyway. Sige, punta na natin siya. Nako, speaking of kingdoms, Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quibloy dumalo sa isang social gathering kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatlong linggo yan matapos siyang magtago. Nag-post ng litrato ang ilang kilalang DDS vloggers kasama sina Quibloy at Duterte. Pinaniniwala ang nakita-kita ang mga ito sa King Dome sa Davao City. Isa po yung multi-purpose facility na pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ. Kampante raw ang kampo ni Quibloy na hindi ito ipapaaresto ng Senado. Ganun. Pero handa rin daw silang dumulog sa Korte Suprema sakaling maglabas ng arrest warrant. Ang yan, salamat kay kaibigan namin si Banat Bay. Pero hindi niya itatanong, no? Itong si Ina Andulong, ang isa talaga sa mga pinakaunang nakapag-interview. Bata pa ako noon, napapanood ko si Ina Andulong eh. Napanood ko kasama niya si Baste, na-interview na si Baste at na-interview din po ni Ina Andulong ang inyong lingkod, si Pastor Apollo Quibloy. Sa loob pa ng kanyang jet, mantaking niya na. I remember that story. Mamaya, parang guest ka namin, Ina. Mamaya, guest ka namin. Ikwento mo yan, ha? Ikwento mo. Sige, ikwento mo na ngayon. Ano mo nangyari? Sagot daw niya. Doon yung story na lumabas, sagot niya ang pa-jet kay then-incoming President Duterte nung time na yun. Eh, syempre, napakamahal yung jet, pati yung fuel, sagot daw niya yan to let the former president travel wherever. Anyway, nakapasok ako doon sa jet niya at doon sa compound niya dyan sa Davao. Anyway, at si Basti rin, syempre, na-interview mo one-on-one, di ba, sa bahay naman ni Basti. Dinala ko ni Mayor Basti, I remember, doon sa ancestral house nila sa Davao. Hindi yung nakikita niyong bahay ngayon ni former President Duterte. Talagang, anyway,
Not talaga, for another talaga, episode. Alam mo, dikit yan si Ina sa kay Pastor Kibuloy sa kay Baste. Ha? Oy, Banat ba? Salamat sa iyong video. Ginamit namin today. Talaga naman ang aming kaibigan. Ito talagang di na ma-reach. Eh. Sa ibang issue naman, 7 out of 10 Filipinos. Handa raw ipaglaban ng bansa. Di ba? Okay. Tingnan mo naman. Or 3 out of 4. Correct. Ito talaga si Antindito. Ay, papahamak pa ako. Handa rin ipaglaban ng bansa laban sa mga kaaway na banyaga. Mantakin yan. Talaga mga nakikinig kayo kay General Luna. Ayon sa bagong survey ng Okta Research, nilabas ang survey na yan sa gitna ng balitang may mga pangaharas na namang nangyari dyan sa West Philippine Sea at dun sa Benham Rice, sa Philippine Rice. Balitang, yan. Iyon ang nangyayari sa West Philippine Sea. Mahigit 20 oras raw, pinakitaan ng iba't ibang delikadong maneuvers. Wow, mga galawan ng Chinese Coast Guard, ang militia vessels ng, ano to? Militia vessels. At Coast Guard. At yan. At Coast Guard, BRP Malabigro. Ano yung Malabrigo? BRP Malabrigo. Oo, habang papunta ito sa Scarborough Shoal. Yan, hirap ako itawid itong script ni Ina talaga. Sige, go. Marami pang iba ang ating tatalakayin. Kasama si former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Guillamas, Armand Day Sute. Hello, at kasama ang aking si Galadriel. Nakita niya naman sa likod ko talagang fixture na itong ako. Oy, sir, asya ka ba? Oy, sir! Ayan! Okay. Good morning, Ina, Michael. Long time no see, ah. Long time no see. Namiss ko kayo, ah. Ang tagal, no? Lunes na naman, sige. Congratulations. Naniniwala na ako na mahigit 27 yung nanonood sa atin. Naman. Highest na naman yung ating watchability nung Friday. Di ba? Guess ka talaga. Hindi pa ako, 18 to 20,000, ang bilis, dalawang araw. Di ba? Uli na, no? Oo, talaga. Di ko alam sa Facebook. Hindi ko alam yun sa Facebook, ha? Doon sa ako. Kaya sabi ko, ba, totoo yung ano? Kala ko, 27 lang, eh. Totoo yung sinasabi ni Michael tsaka ni Ina. Diba? Oo nga, pero... Pero dito yung original. Kahit marami akong guesting, dito yung original. Yan. Thank you. Pero sa ako kasi sa StoryCon, behave ako, eh. Behave ako, nakasuit, eh. Pagdating naman sa ANC, kay Doris, kaibigan nyo, Doris. Si Doris. Behave din ako, no? Behave. Dun sa ako, no? Pag kay Darian, napaka-intellectual naman. Nung mga intellectual ako, naman. Professor nga ang tao sa'yo, eh. Nagpapanggap ako na intellected, no? Yeah, intellected. Kaya Christian Esguera naman, nung isang gabi, todo ang insultuhan. Sabi ng mga abogado ko, malapit ka ng malibel. Malapit ka na, malapit. Idadamay mo si Christian Esguera sa libel. Sa akwan. Saka si, tinatawag ka na nga, di ba? Tinatawag ka ng profesor, di ba? Talagang ano, may profesor na talaga nakatingit siya. Profesor, ekwan ako, dropout ako eh. Drop out ako dyan sa Pinobal tsaka sa Dapitan. University belt talaga yun, no? School, tsaka ng mani, yung kumukulo, di ba? Madali kaysa pumasok sa klase. Kaya dapat hindi ako gayahin, eh. Hindi ako ulirang estudyante. Yeah. Naalala ko dyan sa Pinobal sec, eh, di ba? Dyan nagsimula yung mga, ano yun, sakit na naninilaw ka? Hepa-hepa, mga ganun. Sa Facebook. Sa baseball yun. Pero ang sarap kasi, pag yung malutong, tapos sasaw-saw mo, tapos sisip-sipin yung lahat ng sauce. Naks diba? Yan talaga. Tapos puputok sa loob ng bibig mo, naalala mo yun. Yung sauce, bahala na sa hepa. Bahala na. Diba? Yan. Yan po ang aming ni Isek, diba? Talaga maglulupa talaga kami yan, eh. hindi natin ma-reach, no? Wala talaga. Pumapakas ni Kibuloy. Buti na lang, hindi nakasuhan ng FBI. Hindi nakasuhan ng FBI. Nakalagay sa list. Eh. Sabi, who is that Ina Andalong inside the jet? Parang gano'n. Malapit pala to si Ina sa paalan Diyos. Malapit. Ang anghel kasi. Diyan na natin umpisahan. Dami natin mag-usap. Kahit 2 days pa lang tayo nung since our last guesting, ang dami na rin nangyari. Okay, umpisa natin kay Pastora Polo Kibuloy. Ayan, nagpakita na si Hek. Mukha nasa Davao lang pala si nasa Davao na, no? Naman, He had pictures with former President Duterte, ang kanyang administrator ngayon, ang kanyang ari-arian.
I think today is an important day, Sekano, for Kimberloy's camp because ano ba inaasahan mo munang mangyari? Palagay mo, tutuluyan ba? Isa-sign ba in contempt talaga at maglalabas ng arrest warrant? Well, today, kung hindi nila makuha yung 8 boto, yung majority ng committee of 14, tuloy yung contempt. Pag tuloy yung contempt charge, tuloy yung warrant. After nung warrant, yung whole departure order. Kaya hindi ko sigurado kung yung picture na yan ay present picture eh. Pwede kasing later yan eh. Pwede pang diversion ng attention. Tanong nyo nga sa kaibigan nyo si Banat Bay kung kailan yung picture na yan. Dahil dahil posible na si Kibuloy, no, nagpapakita na nandito siya, pero nakaalis na. Paano pag lumabas yung warrant, lumabas yung whole departure order, hindi na siya makakalabas ng bansa. No? Yun yung kwan ngayon, dapat matyagan. No? Alam mo naman sa Mindanao, marami yung kwan yan eh. Porous yung borders yan eh. No? Mm-hmm. Nung panahon ng martial law, labas-masok kami dyan, galing Sabah. No? Yan ang backdoor, di ba, Sek, na sinasabi? Backdoor yan eh. Yung backdoor, wala masyadong nag-check dyan eh. Kaya kahit sabihin ng Bureau of Immigration na may hold departure order, kung galing ka sa Mindanao, madaling tumakas, madaling lumabas ng bansa. Minsan, Ina, pag nandito ka, ikikwento ko sa iyo yung aming mga misadventures. Yan, gusto ko yan. Sa Champiras, sa Sabah, yung island, no? Kaso, okay. Sek, wala kang jet eh. Wala kang jet. Hindi ka pa. Batang-bata. Hindi ka pasok sa bracket ni Ina eh. Mga ini-interview to. Level-level talaga eh. Yeah. Kasama namin, dyan nahuli. Si pumanaw na Jake Almeda Lopez. Galing siya na Sabah noon eh. Tsaka si Mark Canonigo na pumanaw na rin, no? Dyan sila galing sa Sabah, no? Papasok sila ng Pilipinas. Nahuli sila. Kaya doon nakulong si Jake Almeda Lopez tsaka si Sergio Smeña. Tapos nakataka sila, di ba? May kinuha pa ng pelikula yun eh. Iskapo. Iskapo. Kaya kaya gagawa ng pelikula kami ni Michael? Sino kaya? Sino naman? Ikaw si Alvin. Kasi ikaw si Alvin. Ako, ewan ko kung sino. Baka si kaibigan Robin Padilla kumanap sa akin niya kasi ba? Yeah. Okay. Medyo parehas kayo ng bigote, makapal. Yan, oo. Pero pareho rin kayo, medyo makapal ang mukha. Ay, no! Huwag kang ganyan, Sek. Huwag kang ganyan. O, Sek, teka muna. Good point, ano? Yung nire-raise ni Sek. Baka diversionary tactic. But anyway, tingnan natin kung yun nga, no? Kung bigyan natin ang benefit of the doubt. Yung pag-cite in contempt, let's say, Sek, i-confirm yun ako. I don't know what term to use. Kunyari talagang ma-cite siya in contempt, yung pag-issue ba ng arrest warrant, is that really something that cannot be stopped anymore? For example, kasi si Senator JV, di ba, he is proposing the idea, hayaan na lang mag-virtual. Zoom. Zoom daw. Ganyan na at mag-attend virtually daw si Kibuloy. Or hindi na po pwede yung, hindi na po pwede ba yun? Depending nga sa majority eh. Di ba? Depende sa majority. Kahit yung Zoom na proposal na yon, depende sa majority. Kalimbawa, si ipopropose ni JB yan, kailangan niya ng 8. para suportahan, no? Yun yung problema diyan, no? Kaya ang problema ni Kibuloy, hindi lang naman yung Senate eh. Ang pwedeng magkuwan sa kanya contempt, yung House ganun din, yung Congress. Tapos yung DOJ ay sasampahan na siya ng kaso, no? Tapos yung FBI, dahil in-unseal na yung kanyang kaso sa US, wala yan, isang major step papunta sa extradition. So medyo hindi maganda yung kanyang sitwasyon. Kaya siya, pinasa na niya yung pag-administer kay Digong, yung kanyang BFF, di ba? So lahat yan ay indications na delikado siya. No? Delikado siya. Pero indications din. Pwede mong pigilan lahat yan eh. Kung ikaw ay son of God, dahil napipigilan mo lindol, napipigilan mo bagyo, kaya mong pigilan ang hearing, pwede mong pigilan ang extradition, pwede mong pigilan ang kaso. No? Di mo ba naramdaman, Ina, nung nandun ka, na nasa presence ka ng son of God? Dapat kasi maramdaman mo yan eh. No? Dun sa, Seriously speaking, is this also an indication na binigay niya na ang, so to speak, kapangyarihan para mamahala ng kanyang mga ari-arian kay dating Pangulong Duterte? Is this also an indication? Kasi parang hinabilin mo eh.
Ibig sabihin, magpapasakop ka na sa batas din. O alam mo na na any of these options na binanggit po nyo, Sec, ay maaring wala na siya magawa at magpasakop na siya sa mga pagdinig, sa investigasyon. Pwede yun na, Michael. Pero ikaw kasi optimistic eh. Ako, naman, pessimistic. No? Positive ako eh. Positive-negative tayo. Tapos si Ina yung ating synthesis. No? Yan. Synthesis talaga. Yan, tawag dyan. Thesis, antithesis, synthesis. Synthesis. Tayo dalawa yung thesis, antithesis. No? Pero possible, di ba, Sek? Di ba? Oo, possible yun. Parang plan B na yun. Oh, pero duda ako like, paano hindi na pwede namang wala itong lahat ng gulo nito eh, kung ipakita siya ron, di ba mapapakita ka lang, it's a hearing eh, hindi ka na mahuhulihin doon eh, ka kung ikaw ay na-contempt, dadalhin ka sa Senado, no, para magsalita, no, yun nga pala ko. No, oo, pero yun nga eh, kung pagdating mo ron yung NBI naman na mag-issue ng warrant, no? Mm-hmm. Para doon sa mga kaso mo. O kaya yung DFA ay simula na yung extradition. No? Mm-hmm. Ang problema kasi ang dami mong kaso eh. No? Ang dami mong kaso. No? Yan ang magiging problema. Itong Senate, punta na tayo ha. Itong Senate, it's not a big thing if you are worried about arrest. Kasi, just thinking out loud. Kung pumunta ako doon, diba? Oh, pumunta ako doon. Hindi ko sila sagutin. 'Di ba? Nakikita naman lagi natin palagi sila. Ang sasagutin nila, I refuse to answer the question. Because my answer might incriminate me. Oh, diba? Yes, sabi niya, I invoke my right to self-incrimination. Lagi naman ganoon. Diba? Oh, ganoon. So, ibig sabihin, hindi ka makakasuwa kasi nga karapatan mo 'yon, may due process doon. So, hindi ka content. At that unless na kung meron kang talagang magkabakbakan kayo ng kung ano man, parang ganun. So hindi ito yung iniisip mo kung takot ka maaresto sa Senado. So pwede ka bumunta ng sabihin ng, 'di ba, parang ganoon. Oo. Kaya medyo weird sabi ni Senator Robin Hood Padilla na hindi dapat i-contempt, no? Pwedeng hindi isa dalhin sa hearing sa Senado dahil may separation of church and state. Yun, no? Ang definition kasi ng church and state, yung estado, yung gobyerno ay hindi pwedeng magtayo ng state religion. Yun yung ibig sabihin kaya nagkaroon ng separation of church and state. Church and state. No? Hindi ibig sabihin na hindi makikialam yung estado sa relihiyon. Magkaiba yun eh. Halimbawa, no? Gumawa ka ng maraming krimen, may minasaker ka. Mm. Di ba? Eh, hindi pwedeng i-invoke ang separation of church and state. Correct. No? Oo. Halimbawa, nagkaroon ka ng serial rape case. Hindi pwedeng hindi ka. Siyempre, innocent ka unless proven guilty. Pero kaharap sa korte. Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Kaya kailangan siguro mag-research ng kaunti si Senator Robin Hood Padilla. Tulungan mo nga, Ina. Kung ano ibig sabihin ng separation of church and state. Ikaw, Ina, na-interview ba ng exclusive din si Senator Robin Hood? Baka naman kasi hindi, lahat naman talaga. Hindi pa. O, nananawagan kami kay Senator Robin, ha? Oo, bukas po ang programang ito para sa inyo. Pero, idikit na natin yung sinasabi mo separation. Di ba, ganun din naman, kasi di ba, ang Catholic Church, ang iba pang mga relihiyon dyan, di ba kapag nasasangkot ang kanilang kaparian, ang kanilang pastor, ang kanilang clergy o ano man, it's a criminal or civil case, di ba? It's not a case against the Catholic Church o parang gano'n, or meron mga gano'ng kaso. Pero hindi nga yun ang isang indikasyon o isang ehemplo ng separation of churches. Kasi hindi ka immune to prosecution, ang ibig sabihin, Sec, di ba? Yes. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya hindi ibig sabihin ng church and state na kung meron kang kaso, kung meron kang krimen na gawa, hindi ka pwedeng litisin ng mga court natin system. No? Yung isa naman, ang sabi, innocent unless proven guilty. Ano kinalaman nun sa hearing? Hindi ka naman sinasabi na guilty. Iniimbitahan ka sa hearing. Ngayon, kung makita ng Senate na may mga krimen ito, isasuggest niya sa ating DOJ, isasuggest niya sa ating korte na kasuhan. Yeah. Hindi yung Senate ang magkakaso, no? Kung makita nila, no, na meron talagang mga pagkakamali, meron talagang krimen na nangyari, isasuggest nila ngayon na litising. In aid of legislation. Whether sa ombudsman yan. Tapos gagawa sila ngayon ng mga batas na hindi mangyari yun. Kasi yung protection sa kababaihan at saka sa mga bata.
Lalo na sa loob ng isang relihiyon, parang ganoon, di ba? Ano, nakita nyo yung isang sekta sa kwan sa mayon? Si Aguila, si Señor Aguila. Sa dinagat, sa dinagat, doon sa, di ba? Sa Mindanao. Oo, iba pa yun. Si Kikleo ata yun, si Simo. Kikleo yung sa dinagat, yung sa Siargao. Sa Siargao. Siargao, diba? Yung kay, ano, Señor Aguila. Oo, so iba naman yun, di ba? Kaya, yung kasi sekta. Ibig sabihin, bahagi ng isang reliyon. No? Iba kasi pag yung ikaw mismo yung anak ng Diyos, eh. Halos pa na yun. Reliyon na yun. Di na sekta yun, eh. Di ba, Michael? Sek option din po ba sa mga senador na although they are not signing yung parang ginagawa ni Senator Robin, hindi sila nagsasign na opposing yung pag-cite ng contempt, possible bang they don't take a stand on it? They don't directly express support na, oo, sige, excited ko tayo, but ay paresto yan. Yung parang sa gitna lang sila. Theoretically, posible yon. Pero, pero ina-undermine mo yung sarili mong role as senator. Ina-undermine mo yung role ng Senate. Diba? Yeah. Yung role ng Senate, meron silang ganyan mga hearing in aid of legislation. Ngayon, kaya nga usually, nagkakasundo naman ang mga senador para gawin yan, eh. Usually, nagkakasundo ang mga senador sa mga contempt charges. Diba? Halimbawa, yung nangyari kay Faeldo noon, diba? Kinulong pa sa pan, eh. Kinulong pa sa Senado si Faeldo, eh. Dahil ayaw niya humarap, ayaw niya tumestigo, diba? So, usually, nakakaisang Senado dahil role nila yan. Ngayon, kung ikaw ay hindi, tatahimik ka na lang, o kaya ay kukontrahin mo yung hearing, eh, medyo hindi mo nauunawaan yung role ng Senado. No? Lalo na, kung number one ka pa naman sa eleksyon, eh dapat alam mo yung role ng Senado, no? Kung haharangan mo yan, hindi mo nauunawaan. Hindi ka dapat maging senador, no? Hindi ka dapat maging senador. Pwede ka maging mayor o pwede ka maging governor, no? O, pwede mong gawin 'yon, pero wag na senador. No. Naalala ko lang kasi sek, kasi 'di ba during pag-election season in the past, many of our politicians go to Pastor Apollo Kibuloy to seek his support. Ano? Hindi ko lang alam. I don't have information na kung sino amongst yung current composition ng Senate. Ang baka, ibig sabihin na lumalapit sa kanya noon, like, I don't know, is there something that Kibuloy may use against them or what? May ganun bang tayong... Marami pumupunta roon, no? Dahil ang tingin nila may voting block. Sabi nga doon sa rally sa Kwan, yung rally ni Kibuloy, ang sabi ng isang speaker, si Peter Mutok, na bumabanat kay Risa Ontiveros, na ang banat niya ay may 7 to 8 million daw na members ang Kingdom God. Sabi ko, laki ah. Mas malaki pa sa Iglesia ni Cristo kung kung totoo. Kaya yung iba natatakot. Pero tingin ko overrated yung numero. Dahil huwag niyo kalimutan, Michael Ina, in-endorse ni Kibuloy si Gibo noong 2010. Kasi siya daw ang pinili ng Diyos para maging kandidato, para maging presidente. Siya daw ang pinili, no? Pero nung eleksyon na, nung butuhan na, kasama sa kulelat si Kibuloy, no? Kundi, alam ko, may interview po siya kay Chris Aquino, eh. Di ba? Oy, you voted for my ano, ganun. Oo, may interview sa ang paliwalag niya, pinili naman ng Diyos si Gibo, hindi naman sinabi na mananalo. Galing, no? Galing, di ba? Parang yung argumento ni Kwan, eh, ni Digong. Tinawag ko siyang tumitira ng gamot, pero hindi yung droga, yung antibiotics. No? parang niloloko na tayo, eh, no? Parang yun yung paliwanag niya, live yan, ha? Ina, sabi niya, Kwan. Sinabi ko lang naman pinili siya ng Diyos, hindi ko naman sinabi na siya ay ipapanalo ng Diyos. Diba? Pero in fairness, ito, nagaganap ngayon, merong 7-day rally sa Liwasang Bonifacio. Napakita natin na sa ating mga kaibigan sa SMNI, may 7-day rally sila sa Liwasang Bonifacio at dumadami na rin daw, no? Pakita natin konti, Edil, ano ba pangalan dito, si Mike. Itong mga ano. Nananawagan din sila sa mga taga-suporta na pumunta roon sa 7-day, ikalimang araw na ata ngayon. At sinasabi nila, patuloy nga doon, dumadami, itong kanilang mga taga-suporta, libo-libo, sabi ganon. Ang sumisigaw ng hustisya sa gobyerno ni Bongbong Marcos, ikalimang araw ng 7-day rally kasamang bayan prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Andun si Sandra Kang, nakita ko may mga nakasalita na,
ando si Maharlika, may mga ganyang klaseng mga supporters na nagsasalita, although virtual. Yan po, no? Just to be fair and balanced, pinapakita pa namin yung post mismo ng SMNI, itong sinasabi po na pag-aari o itinatag ni Pastor Apolo Kiburoy sa rally niyan. What do you think of this, Sek? Itong rally na ito, would this evolve into a force that can influence the decisions of the Senate, the courts, and Congress? Duda ako kung may impluensya niya yung Senate. No? Paano kung ganyan kasi, kung halimbawa, meron akong pinapatawag ako sa hearing, tapos ayaw kong tumalo, magmobilize ako ng 5,000 sa Liwasang Bonifacio, okay na, solved na. Eh masisira yung ating judicial system. Masisira yung ating Senado, no? Kaya ang naiiba, Michael. Ay ba, ako pareho kaming nawala ba? Pareho kayo nawala. Nawala. Hindi kayo, sa akin naman kayo dalawa yung nawala. Ano ba talaga? Mukhang wala, mukhang Michael, ila nakibuloy kayo ah. Ini-stop kayo. Mukhang nakibuloy kayo ah, doon sa ako. Pina-stop tayo, Mike. Diretso. O, diretso. Kaya ba? Kaya ba? Ito lang, Michael Ina, ang call ngayon dun sa rally, hindi lang mag-resign si Risa Hontiveros. Ang call, hindi lang mag-resign si Bongbong Marcos. Ang call ngayon, pabagsakin yung gobyerno eh. Ayun, o. Yun yung call, no? Kaya medyo matindi yan, no? Kaya ingat kayo. Dahil yung wifi nyo, baka makibuloy, no? Dahil yung... hindi kasi naalala ko ito galing ulit na we want to be fair. Galing ulit sa kanyang bibig, nasabi nga no, pamumunuan niya, willing siya na pamunuan niya kung sakasakali itong corrupt na gobyerno at kung naman yung pinagbabanggit niya sa last kanyang speech doon sa audio clip niya. Pamumunuan niya. So itong mo sinasabi mong rally ito, anong kailang ito ba dapat na tingnan ba at antabayan, bantayan ng gobyerno? At ano bang pwede nitong idulot, Sek? Dapat. Dahil baka lusubin niya ng Malacanang. Tapos marami dyan, mga panatiko. Alam mo naman yan, Michael, di ba? So, baka pag lumusob yan, magkagulo, no? Naalala mo yung dati, yung Pre Marcos, yung ba yun? Yung lumusob sa Malacanang? Yung isang sekta yata yon sa Central Luzon, di ba lumusob? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ang daming patay eh. Ang daming patay noon, di ba? Namasakal sila dahil may dala silang mga itak eh. May dala silang mga pulo. Di ba lumusob? Sa Malacanang, isang pan yun, isang sekta yun, no? Doon. Kaya dapat mag-ingat yung gobyerno, baka magkaroon ng insidente dahil ang gusto na ni Kibuloy, pabagsakin sila, no? Ang tanong ko, Michael, Ina, sino yung ipapalit? Kung gusto nilang pabagsakin yung gobyerno, sino ba ipapalit nila? Yung kasama sa picture na pinakita nyo kanina? No? So, pwede. Sabi ko nga, Sek, ito, just to be transparent again, siya mismo nagsabi na siya, napamumunuan niya, di ba? Maliwanag yung pagkakadinig ko sa sinabi niya. Handa siya ang pamunuan ito. Sabi kasi niya, yung Malacanang, devil worshippers. No? Yung Malacanang may mga orgies, no? May mga orgies, no? Hindi ko alam kung anong klaseng orgies yun, no? Baka, pwede bang kumatok doon, Michael? Naku, huwag. Ay, talaga. Ay, naku. Okay, wait. Mo, grabe, 9:38 na. Meron pa lang na yun. Yung interview, napalad mo, Ina, mga 30-40 minutes, eh. Na, kanya, rant, no? Yung rant niya sa gobyerno. Meron daw milyon-milyong dolyar na nakapatong sa kanyang ulo. Hindi ko talaga na monitor. Salita yung US Embassy, walang ganon. Walang ganon, no? Pero, malapit na yung kaso niya. Malapit na yung... Kasi inansin. Sek, ito pag-usapan nga natin kasi maganda yan. Ano ang di ba sabi, unseal? Ano ba ito? Patsalyado ba yan? Ano ba yung sabihin unsealing? Kasi di ba, ang pagkakaintindi ko dyan, kapag inansil ang iyong mga sinasabi, mga warrant of arrest, This is a president or president, kung ano man gusto niyong magkamit yung termino. Kasi gusto ko president, para hindi na ano yung president. Ito ay hudyat. Yan, hudyat na lang. Ito ay hudyat ng pagpaninimula ng isang extradition o pag-extradite. May ganun ba, Sek? Kapag exactly. Financial niya, ano ba? Exactly, you know? Nako, si Sek naman, hello? Para ba tayo inang ano, meron? I see you, Michael. I see you too. I can hear you. Okay, wait. Si Sek naman ngayon nag-hang. Ano ba itong guys?
What's happening to our Wi-Fi? Okay, hintay lang po natin makabalik. Okay, pero good news ako, Ina. Oh, ayan ako po. Sek. Yan, oh. Nako, nako, naka-freeze ka, Ina. Ay, ano, Sek, na nakangiti. Pero ito, ha, kumuha na po ako. Kumorder na po ako ng Starlink. Nabiyayaan ako na magkaroon ng konting biyaya para kumuha ng Starlink. At na-approve na po yung aking order. Yan. Oh, ito sabi ni Cardong Kayo, nakibuloy kayo, Sek. Ano ba ito? Sabi-sabi ka nawawala dito. Ayan, ayan, ayan. Parang malabo ka pa rin, ha? Talagang ano, pigil na tingil yung ano mo, ha? Kapangyarihan sa wifi mo dyan sa lugar mo. Hindi kaya ng, Kwan? Ng Elon Musk ni Kwan? Ni Michael? Di ba, Michael, bumili ka lang yan? Hindi pa, pa-order pa lang. Na-approvehan pa lang ako. Oh, 2 weeks, 2 to 3 weeks daw, eh, sabi. Oh. Yeah. Oh, sana pa aprobahan ng mga mogul ito. Pero malabo kasi ka. Malabo ka ng konti, ha? Ah, oo. Sige, pero ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Ano yung implikasyon nitong unsealing and going towards the extradition? Yeah. Yes, pag yung unsealing kasi, binubuksan mo na. No? Hindi, kumbaga, hindi na tinatago ng korte yung kaso mo. Mm-hmm. No? Ang dito nga, tawag dyan, sub judice, di ba? Hindi ka, habang may kaso ka, hindi ka pwede magsalita tungkol sa kaso mo. No, habang nag-hearing. Ngayon, binuksan na, eh. No, binuksan na, at tama si Michael, yan ay yung isang major step dun sa extradition. So, naghihintay ang ating Department of Foreign Affairs dyan sa mga request for extradition. No? Eh, syempre, hindi makakatanggi yung ating gobyerno. Dahil, kwan yan, eh. Meron tayong ano. Oo, treaty yan, eh. Tayo. Tayo, gag, pwede natin gawin yan. Kung meron tayong Pilipino na serial killer, tapos pumunta sa Amerika, hindi siya pwede magtago ron. Huhulihin siya ng mga Amerikano. Ganon din tayo. Para dali dito. Oo, correct. Merong, paano, hindi to kasalanan lang dito, eh. Kasalanan din to sa Amerika. Dahil nangyari yung krimen, money laundering, human trafficking, no? Rape, nangyari sa Amerika, eh. Iba pa yung nangyari dito na nag-testify sa Senado. Na sabi nung ibang senador, rumor mongering. At bakit daw nakatakip yung mga mukha? Nung mga testigo, no? Bakit yung so, ang sabi nila, mga peke, no? Hindi daw tunay. Eh, syempre, yung mga yan, haharap yan sa korte nang walang maskara. Eh, sa Senate, kasi, eh, kung huntingin yan, no? Hindi ko naman sinasabi na ipapapatayan, no? Hindi ko sinasabi yon, no? Pero, syempre, gagwardyahan nila yung kanilang seguridad. Lalo na kung yan ay mga wala namang capacity para protektahan yung sarili, very vulnerable, lalo na kung yan ay mga minors. Diba? Mahirap na, eh. No? Hindi naman nauunta. Bakit hindi naman nauunawaan itong mga senador na to? Bakit kinakailangan magkapit ng face mask? Hindi lamang dahil sa COVID. No? Hindi lamang. Paano marami ngayon naka-face mask sa mga mall, eh? Diba, Michael? Pabunta ka sa mga mall, marami pa rin naka... But, ano, bakit, face mask? Bakit big deal yun? Eh, nakasulat naman sila, nakapirma sila. Nako. Pareho ba tayo, Ina? Okay, nintintan ko talaga. Si Sek ang punteriya. Hindi, kasi kaya po tinatanong namin yan. Itong magandang punto rin. Sek, kung nakikinig ka at umaabot pa rin ang iyong kapangyarihan dito. Nakapilis ka kasi, Sek. Kasi ang hindi po ito issue katulad sa kay dating Pangulong Duterte, yung ICC, no? Na issue ng sovereignty. Hindi po. Kasi tayo po, ina-acknowledge natin na kung may kaso po ang isang kababayan natin sa Amerika at tayo ay mayroong extradition treaty sa kanila, pwede po yun i-extradite. Actually, again, for context po guys, no, those sa mga supporters po ni Pastor Apollo Quiboloy, meron, sa mismong speech nga po ni Pastor Apollo Quiboloy, inamin niya at sinabi niya na willing nga siya mag-extradite, eh. Di ba? Kung may extradition, willing siya magpa-extradite. Pero ang sinasabi nga niya, ang kanyang paratang sa Amerika, sa FBI, at kay Pangulo Marcos at sa kanyang misis na si First Lady Lisa Marcos, Araneta, ay rendition ang gusto sa kanya. Tama ba ako, Sek? No, sinasabi ko nga rito, this is not an issue po of sovereignty. Kasi it's well within the bounds of the US laws and the Philippine laws na we both respect na pwede po siyang i-extradite. At sabi ko nga rin po, Sek, sinabi rin po ni Pastor Apollo Quiboloy na willing nga siya ma-extradite. Extradite niyo ko kung i-extradite niyo ko. Pero ang sinasabi niya kasing paratang, hindi na extradition ang gusto ng mga Marcos, CIA, FBI, Amerika sa kanya, kundi rendition. Pero ito po ba, tama po ba, Sek? It is not a question, hindi katulad ng ICC, it's not a question of sovereignty po. Yes.
Very clear kasi yung ating extradition treaty. Unlike sa ICC, may gray area daw. No, dahil nung lumabas yung kaso ay tayo ay membro, tapos nung lalabas yung warrant hindi na tayo membro. So pinagdedebatehan 'yon. Pero nag-decide ang ICC, nag-decide ang ating Supreme Court, may jurisdiction, no? Yun sa iba naman 'yon sa ICC. Dito treaty talaga 'to, walang debate rito eh. Wala. Hindi na unawali ibalo yung ibig sabihin ng rendition. No? Ang ibig sabihin ng rendition, kung halimbawa, hindi ka sumunod sa extradition, no? Pwede kang i-rendition. Ibig sabihin ng rendition, halimbawa, pumunta ka sa isang bansa, nag-stopover ka, pwede kang hulihin doon. No? Pwede kang hulihin sa bansa na yun. Ang tawag doon, rendition. Ang ibig sabihin ng rendition, pwede kang litisin sa ibang bansa na hindi nagkaso sa'yo. No? Usually, ginagawa yan sa mga terorista. Na hindi mahuli, no, dahil pumupunta sa bansa na walang extradition, no, ay pwede silang biglang damputin doon. O kaya kung sa papunta pa lang sila doon, may stopover sila, pwede silang kunin. Yun ang rendition. No? Kaya siya may red notice din. Taba? Yung red notice po ng Amerika niya. Usually, ang rendition nangyayari after ng extradition kung hindi ka sumunod. No? Kaya kung sinasabi niya susunod siya sa extradition, hindi na siya marirendition. Diba? Yun yung ibig sabihin, masusunod ka sa extradition, hindi ka na marirendition. Yung rendition kasi extraordinary yan eh. Usually ginagamit lang sa mga terorista o sa mga kriminal, no, mga sindikato, mga drug lords, no? Kaya 'wag siya matakot sa extra. Kung sabi niya, kung totoo 'yung sabi niya na willing siya magpa-extra diet. Sabi, narinig ko 'yung sex, sabi niya 'yun, no. Sir, narinig ko rin, no. Kung let's say mag-request na ang gobyerno ng Amerika na i-extradite si Apollo Quiboloy, ano ang consequences if hindi i-implement ng Philippine government? Pwede tayong kasuhan, no, na pumirma kayo ng treaty tapos ayaw niyo sundin yung treaty. No? Pwede nga pag tayo naman na nag-request, hindi lang nila tayo pagbibigyan. Hindi. Ano treaty yan eh? At saka masisira itong pag parang renew ng diplomatic ties ng Pilipinas at US under President Marcos, di ba? Itinrabaho ni PBBM, napaganda. Tapos, hindi niya susunod. PBBM, mabago yung image nila sa mundo, di ba? Na sila ay law-abiding, no? Na sila ay hindi nagbabiolate ng human rights. Pero mahalaga, sila ay nakikinig at susunod sa international law. Di ba? Kaya nga sa West Philippine Sea, yun ang ini-invoke nila, international law. Hindi sila pwedeng nitpicking. Lalo na sa expedition, na very clear yung ating obligasyon, no? Na i-abide dyan. Magbumuka tayong gago. Mapapahiya tayo. Hindi lamang sa Amerika, kundi sa mundo. Sa kahit itong kaso po na kinakaharap ni Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika, wala po tayong kinalaman. Sila po ang nagkaso na nang ibig sabihin, no? Wala po tayong kinalaman. Ang Pilipinas dyan, ang gobyerno ng Pilipinas. At wala po kinalaman din si BBF dahil hindi pa naman niya termino nung nagkaso po yung mga yon. Kaya yung pinapabagsak eh. At saka, Michael, Ina, yung mga tumestigo sa Senado, ibang kaso, ibang mga testigo yon. No? Kung sakali, iba yung mga kaso dito. Yung isasampal ng DOJ. No? Kaya pwede kasi na-trigger tayo. Oh, mayroon palang ganun nangyayari. Baka may nangyayari din dito. May sumulpot na testigo. Ibig sabihin, nangyayari din dito. Hindi lang doon. No? No? Kaya, Michael. Anong basa mo naman? Bakit ang DOJ? Bakit ngayon lang? Sila gusto sinasabi ng mga supporters ni Quiboloy. Bakit kayo lang kayo magkakaso? Nakikisabay kayo, parang gano'n. Bakit hindi na sila magkakaso? Baka natagalan dahil natatakot sila. No? Natatakot sila. Nakita mo naman yung rally, di ba? Galit na galit eh. E kung dumuging ka nun, di ba? Yeah. So maraming mga testigo natatakot. Sa Amerika, nauna dahil hindi sila natatakot. Di ba may witness protection eh. Yung mga witness doon, hindi lang naka-face mask. Pinoprotektahan sa safe house. May mga gwardiya ng FBI. May sustento. Yun lang, may witness protection. Eh sa atin, hindi ko alam, parang delikado eh. No? Hindi mo sigurado yung witness protection. Pero may kinalaman din ba, Sek, may kinalaman din ba na hindi siya nakasuhan nung panahon ni Digong dahil nga kaibigan si Digong? Di po ba may mga ganun bang klase? Hindi ko sinasabi yun, ha? Hindi ko sinasabi yun, no? Tinatanong nga kita, Sek, eh. May ganun ba? Napaka-posible nun. Kaya natatakot yung mga testigo, eh. Diba? Diba ba kayo, yung main testigo kay Digong,
si Las Cañas, kailangan lumabas ng bansa. Para lang kumestigo sa ICC. Baka dito kasi kung saan siya pulutin eh. Diba? Mm-hmm. Diba? Mga journalist nga dito, pinapatay eh. Diba si Lapid? Oo. Diba si Lapid hanggang ngayon, hindi pa mahuli si Bantag. Missing in action, diba? Oo nga pala, no? Mahuli, oo. Sige, balas na. Anong ito, bago tayo mag-move on, kasi gusto ko pa yung topic nitong sinasabi na tatlo, sa apat, talagang gusto ipaglaban ng Pilipinas. Isa na lang kay Kibuloy. Anong advice mo, Sek? Anong bang dapat na matupad mangyari dito? Kung ikaw ay bulag, pipi at bingi sa batas, dapat ito isang diretso lang. Alam mo, dapat isipin itong mga senador na to. Una, ano ba yung role nila as Senate? Mm-hmm. Bakit hindi nila naunawaan? Lalo na yung matatagal na dyan. No? Ikalawa, no? Baka may iukit yung kanilang mga pangalan sa kasaysayan. Pag halimbawa, na-convict, hindi lamang nakasuhan. Halimbawa, totoo, halimbawa lang, na ma-convict dito sa Amerika, ma-convict dito, na meron talagang nangyayaring human trafficking, serial rape, money laundering, no, pedophilia, etc. Dinipensahan nila. Magmumukha silang kuhan, magmumukha silang sumusuporta sa isang serial rapist, no? Yun yung mangyayari sa kanila. Ngayon pa naman, Ina, di ba, International Women's Day, Women's Month, ngayon? Nakakahiya naman kung ikaw ay babae. Dahil yung usapin dito kasi ay protection sa kababaihan at mga kabataan, mga minors, no? So, kung sakaling makonvict, madidikit yung pangalan mo. Diba? Madidikit yung pangalan mo eh. Dahil lahat ginawa mo para mapigilan na ma-contempt at ma-aresto. No? Lahat ginawa mo. Sabi nga ni Senator Cynthia Villar at saka ni Aimee Marcos, kaibigan namin siya. Kaibigan namin siya naman siya. Sabi naman yung isa, siya ay hero. Hindi lang siya son of God, siya ay bayani. Diba? Sabi naman yung isa, tahimik lang, walang sinabi. Hintayin natin na kaganapan sa Senado sa kanilang pagkalap ng pirma, laban o para sa content na ito. Ito, Ina, sige, idiretso mo na isa natin topic. Idiretso na. 9:52 na, okay. May Okta Research Survey saying 7 out of 10 Filipinos handa raw ipaglaban ng bansa against foreign enemies. Nako, of course, this comes sa meron na namang bagong bullying, basically harassment by a Chinese Coast Guard and militia, ha? Oo, dyan sa West. Sek, pasok ka ba dito? Ako pasok ako rito eh. Ang pinakamarami daw, age gap ng 45 to 54. Below 44 ako eh. Bin mo ko sinasama dyan. Ikaw naman. Hindi, ako 45 na ako eh. Sakto. Take news yan. Alam mo, Ina, Michael, mahalaga ito eh. Kami ni Michael, kasama kami doon sa 3, kasama kami doon sa 30% sa 4. Hindi kami fighter eh. Lovers kami. Lovers. Parang si Michael Jackson lang yan. I'm a lover, not a fighter. Mahalaga yan, Ina. Dahil sa sinabi mo nga, yung bullying na nangyayari. Nag-skin up. Ito yung pinakamatinding bungguan. Hindi yung militia yung nabunggo. Coast Guard to Coast Guard. Coast Guard to Coast Guard yan. Hindi yung militia. No? Tapos kalawa, merong apat na Navy na na-injure dahil nabasag yung salamin doon sa supply ship. May injury na eh. Paano kung may mamatay? May injury na nangyari. Kaya, sabi nga sa headline kahapon, scaling up ng China ito. No? Dahil dati kasi, Ina, Michael, may tinatawag tayong cabbage strategy ng China. May tinatawag na salami strategy. Papalimutan nila halimbawa ang isang contested area, no? Para yun ay sakalin. No, ang ginagawa nila sa unahan yung mga fishing vessels nila na armado. Yung susunod, yung mga militia nila na armado. Yung susunod ay yung coast guard nila na armado. Yung coast guard kasi sa China under ng Navy, under ng Army. So, tapos sa huli yung Chinese Navy.
Yan ay may mga missiles, no? Yan, yan yung kumpleto sa kwan. Ang tawag diyan, cave strategy. So sasakalin nila yung lugar para mawala yung ating mga isda, mawala yung ating DPAR, mawala yung ating Coast Guard, tapos tatayuan nila ng artificial islands. No, yun ang gusto nilang gawin sa Ayungin. No? Gusto nila sakalin, tanggalan ng hangin yung BRP Sierra Madre para kusa nang umalis. Tapos tatayuan nila diyan yung kanilang artificial islands. Nasabi ng UNCLO, sabi ng international law, illegal. Hindi mo pwedeng gawin yan. Paano ang gagawin nila? Pag nagtayo sila ng artificial islands, doon nila susukatin yung kanilang exclusive economic zone na aabot na hanggang Palawan. No? Aabot na hanggang Palawan. Ibig sabihin, talagang clearly invasion yon, no? Kalawa, yung sinasabing salami strategy. Yung salami strategy, parang cabbage. Meron kang layer ng salami, no? Pero dahan-dahan, ang tawag doon by increments. No? Ikaw, ang kaharap mo, yung biggest navy in the world, tapos nakikita mo naman, unti-unti lang naman, hindi threat. Until magising ka sa umaga, no? Doon na pala lahat, oo. Doon na lahat. Ang tawag doon sa lobby strategy. Or small stick diplomacy. Ang big stick diplomacy kasi invasion talaga. Yeah. No? Invasion talaga. Ang problema ngayon, Michael Ina, parang hindi na siya small stick, big stick na. Bakit? No? Tanungin mo doon sa mga staff mo sa UNTV, Michael. Nung pumunta sila ng Christmas convoy, ang kaharap nila, hindi na militia. Oh, gray ships na eh. Ang kaharap nila, yung Chinese Navy na, dalawang battleship. Yun, no? No. Ah, malayo pa sila sa Ayungin, ha? Malayo pa. Yun ang kaharap nila. No? O nga pala, Michael, baka pwede kayong maimbitahan, no? Dahil sa 14, papakita yung mga photo exhibit, pupunta yung mga sa museo. Yeah. Para i-announce yung Easter convoy. Oh, sa Scarborough. Easter naman. Easter naman diba, ito. Christmas convoy. Ito, Easter. Easter, no? Pero post-Easter sa Abril. No? Dahil sa Abril, araw ng kagitingan, sa April 9. So, doon naman pupunta sa Scarborough. No? Doon naman. Nasa ngayon, for the first time, Ina, for the first time, may Chinese Navy. First time yan, ha? Chinese Navy. The first time. Scarborough yan. Oh, hindi po West Philippines yan, ha? Kaya nag-i-scale up. Kaya mahalaga yung sinabi niyong survey. Ibig sabihin, kahit sila nag-i-scale up, hindi naman tayo nag-i-scale down sa tapang. Tayo rin, nag-i-scale up din tayo sa tapang. Maliban sa amin ni Michael, hindi kami matapang eh. Lovers. Again, lilinawin natin ha, kasi lagi natin gine-guess dito yung aming kaibigan din, si Professor Guido Tadid ng Octa. No? Hindi ang tanong dito, gusto mo makipag-gera? Hindi. Diba? Defend. Not go to war, guys. I-English ko na pa, kasi ba't hindi na mga kaibigan natin, yung ibang kaibigan natin totoong Chinese, ha? Baka kasi yung mga ibang war prick na Chinese, eh, hindi maintindihan. Ha? We are ready to defend, no? Pero not to wage war. Yan. Make love, not war. Oh. We are ready to defend. We are four Filipinos are ready to defend. Yan. Oh, kami, Michael, duwag kami niya. Pero kahit duwag kami, wala kaming bayong sa ulo. No? Hindi kami pinataksil, hindi kami makapili. Hindi kami mga traitor, no? Talagang pala lang kami. Hindi kami marunong ng pala eh. Ng barilan. Pwede kami. No? Pa-research. No? Sir, kanina, Sir, sinasabi mo yung scaling up ano from the side of the Chinese. Last week, meron ko nabasang report na may nakita rin daw ng US Navy vessel near Palawan. At the same time, ano nangyari sa screen mo, Ina? Ba't may nag-thumbs up na... Hindi ko alam. Lumalabas na minsan pag mag-thumbs up ako na mo. Hindi ko na alam. Galing ah. Anyway, okay, last hindi yung thumbs up ko. Wala, kingdom God. Hindi yung thumbs up. Then. Sige na lang ang bless natin. Meron ding article ako nabasa. Last week also, Chinese President Xi Jinping calling on Preparing for war. Parang, do you think that has anything to do with the West Philippine Sea? Ano or ba is that psychological warfare din yan? Ano ba? Tama yung sabi ni Juan. Tama yung sabi ni Michael. Psy war yan eh. Lagi naman yung sinasabi yan eh. Ang concern nila dyan kasi is Taiwan. Taiwan. No? Secondary lang tayo eh. Pero, anong nangyari nung isang araw, Michael Ina? Nag-announce ang China, naka-discovery sila ng 100 billion tons of oil sa South China Sea.
Nako, na. At malamang sa teritoryo natin 'yan. Kaya yun, talagang talagang makikipagdigmaan sila para makuha 'yan. No? Dahil siyempre nauubos yung kanilang source of energy. Resources. Oh. Laki kasi yung China eh. Ang dami nila eh. Kailangan nila 'yan, no? Cheap source of energy. At nasa teritoryo natin eh. No? Dapat ang makinabang diyan yung ating mga anak at yung ating apo. Aagawin 'yan eh ng China. 'Yun yung issue rito eh. 'Di ba? Yung in-announce ng China 2 days, 3 days ago, nakadiscover sila ng 100 billion tons of oil. Baka no? yun yung dumaan na research vessel. Yung gas, ha? Hindi pa kasama yung gas. Yung research vessel, sick. Diba? Yun nga, sabi ni Ina. Hindi, ang problema natin, Ina, Michael, yung research vessel nila, hindi na lang sa South China Sea. Nandun na sa Benham Rice, sa Philippine Rice. Nasa kwan yun, nasa kabila yun, sa Pilipinas. Kabila side na. Oh. Imagine mo, pati yun, balak sa kupin. No? Correct. Paano hindi yan kwan eh? Hindi yan innocent passage. No? Yung innocent passage, yung pwede kang dumaan or freedom mo sa ating territorial waters. Sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone, ang tawag dyan ay freedom of navigation. Hindi yan innocent passage. Hindi yan freedom of navigation. There's nothing innocent about crisscrossing. Crisscross eh. At saka paikot eh. Ibig sabihin, sinusuri nila yung ating Benham Rice na ang tawag ngayon Philippine Rice. No? Sinusuri nila, dalawa lang ang dahilan dyan. Huge resources, ikalawa military. No? Minamapa nila dahil kung dyan magkakaroon ng gera, kung dyan papasok yung troops, natutulong sa Pilipinas at saka sa Taiwan, eh kailangan kabisado nila yung terrain. No? So yun. Kaya pwedeng nakadikit dyan yung announcement ni Xi Jinping. Ang problema, clearly, teritoryo natin yan. Nasa kwan yan, Eastern Seaboard. Baka yung tatlo sa apat na Pilipino, maging apat sa apat na Pilipino na yan. Pero ang tanong ko sa'yo, yung tatlo sa apat na Pilipino, tama ba na willing kayo pagtanggol, ipaglaban ng bansa mo? O tama yung isa sa apat na Pilipino, na bakit yung gustong ipagtanggol, ipaglaban ng bayan nyo? Ano ba nangyari? Bakit hindi lahat? Hindi mo ba dapat lahat tayo willing tayong ipagtanggol? Hindi, baka kasi yung iba ay pinag-iisipan pa, undecided. Kasi may ganun eh. Hindi naman ibig sabihin na hindi nila ipaglalaban. Di ba? Ibang usapin pag sasakupin ka na. Ibang usapin kung may casualties na eh. Di ba? Halimbawa, yung lolo ko, nung palawan ng hapon, no? Dentista. No? Yung aking tiyuhin ay teacher. Yung aking tatay ay teacher. Yung aking isa pang teacher. Lahat sila naging gerilla. Lahat sila naging gerilla laban sa hapon. Pero wala silang balak, wala silang training as soldiers. No? Hindi armas. Pwede may paglaban sa mga paraan na makaka-contribute ka sa pag-defense sa ating bansa. Nung tumating na yung pagsakop o yung invasion, tingin ko 99% lalaban, hindi lang 70. No? Yeah. Yung 1%, 1% sec, yun yung mga nakabayong. Tama ba? Yun yung nakabayong, no? Makakilakilangan, Ina, Michael, sabihin nyo kay Professor Rai sa Okta, mag-survey sila sa Senado. Senador, ang willing tayong ipaglaban. Ilan ba yan yung nakabayong? Maganda rin yan. Tama. Sila sa mga politiko. No? Hindi naman pa-survey. Ilan ba dyan ang handang lumaban? No? Quick lang, bago tayo magutang dati. Baka mag-migrate check. Yan eh. O baka nasa Canada na lahat yan eh. Eto, gusto ko itong topic na sinulat ni Ina rito, isang sa mga topic natin. Kasi pumutok ito, no? Baka kasi mangintay na naman tayo ng next Monday. O baka biglang maging guest ka namin sa Friday na naman, sec eh. Itong expose ni Senator Rafi Tulfo. No? Mahinahanap siyang in a hearing with DepEd officials. Meron daw po nga parang lumalabas ghost students na nakatanggap nung pondo. It's a DepEd program providing, kumbaga, subsidizing tuition fees sa mga senior high school, if I'm not mistaken. Anyway, parang may nawawalang about 300 million pesos o parang doon daw binigay sa mga ghost students, mga ganyan. Mm-hmm. And of course, damay na naman si VP Sara dahil sa kanya po under ang DepEd. And this time coming from Senator Rafi Tulfo, sec. Baka tip of the iceberg lang yan eh. Parang hindi yan binolunteer ng DepEd. Yeah. No, hindi yan binolunteer. Binusisi yan ni Senator Rafi Tulfo. Kung hindi yan binusisi yan, edi hindi lalabas yan
No? So gaano karami pa yung mga ghost projects ng DepEd? Meron ba silang ghost schools? No? Meron ba silang ghost schools? Meron ba silang ghost books? No? Usually nangyayari yung mga ghost na yan sa mga libro eh. Dahil hindi mo ma-monitor eh, 'di ba? No? Kaya baka tip of the iceberg lang yan. Tingin ko bubususiin pa yan ng husto ni Senator Raffy Tulfo. Diyan sila nag-aaway ni Kuali, ni Senator Pia Cayetano eh. Diba? Dahil ang nagpe-present ng budget sa budget hearing sa DepEd, si Pia Cayetano na malapit o kaalyado ni Vice President Sara Duterte. No? Kaya dapat tingnan maigi yan eh. Dahil ang DepEd, ang pinakamalaki ang budget sa buong gobyerno. Sa buong gobyerno, no? Sila yung pinakamarami ang budget. So, pero dapat lang, sir, kasi gusto ko edukasyon. Parang ganun, diba? May ghost teachers ba? May ghost teachers ba? Hindi lang ghost students? No? Paano kung hindi yan binusisi? Hindi yan lalabas eh. No? Pero sir, isa rin ba ito? Isa rin ba ito sa mga dahilan o inuunahan na ni VP Sara na alam niya, naku, binubusisi ito? O baka ito na naman yung isa sinasabing black propaganda? O parang sinasabi nga na ano? Mahirap maging black propaganda, Michael, dahil datos ng mismo ng DepEd eh. Diba nung bulisisi, wala silang choice kundi ilabas yung 12,675 ghost students. Yeah. No? 300 million. 61 million pa lang ang nakokolekta. Datos siya ng DepEd. Parang magiging black propaganda yan. Yan. Mm-hmm. Ano pa yung dapat ipaliwanag. Dapat ipaliwanag po ito. Meron bang ghost teachers? Yeah. Meron bang ghost school books? No? Eh hindi lang pala nag-deteriorate yung ating education. Sabi ng World Bank, tayo isa sa pinakamataas o pinakamataas sa learning poverty. No? Yung PISA report, tayo ay napaka-bagsak, napaka-kulelat. No? Tapos sabi ng isang DepEd USEC, maganda yung report. Mukhang hindi niya nabasa. No? Dahil kung nabasa niya, makikita niya, bagsak tayo. No? Kaya hindi naman ako nagmamagaling. Hindi naman ako studios katulad ni Ina sa school eh. Hindi naman ako dean's lister katulad ni Michael eh. No? Paano ko blacklister ako eh. Nandun lang sa corridor. Blacklister talaga eh. Pero bakit naman ganyan ang ginagawa sa ating edukasyon? Napakababa na nga ng quality eh. Tapos kinukurakot pa. Maalala mo Michael, Ina, yung skandalo sa DepEd noong nakaraang gobyerno? Yung laptop? The laptop. Overpriced, hindi pala ibigay sa mga teacher. Tapos binibenta na. Overpriced na, hindi pala ibigay. Tapos ano pa? Under apps. Oh, grabe yun, di ba? Grabe yun eh. Yun dapat ang ginamit ng pandemya ng mga estudyante online. So, dapat dito, Sek, ibig sabihin, ipaliwanag ng husto ng DepEd, hindi yung parang, defend it, but be transparent and explain it. Katulad mo sa mga nangyayari. Kasi hindi naman ito personality-based, no? Ito ay agency-based na yung sinasabi po ni Senator Raffy Tulfo. Saka yan, malinaw, Michael, Ina, in aid of legislation. Diba, baka sabihin na naman, sabi nga ni Michael, baka sabihin, black propaganda. No? Black propaganda. Hindi naman sila ikukulong o hahatulan eh. Kung may madiscovering ganyan, isasuggest ng Senado sa ating korte. O, kasuhan niyo yan. Oh, Mr. Ombudsman, kasuhan niyo yan. Mga government employees yan, involved sa corruption. Ganun ang ibig sabihin yan. Pero dapat, magkaroon ng hearing, humarap ka. Imagine mo kung hindi binusisi ni Senator Raffy Tulfo yan. E di hindi nalaman ng bansa. Diba? Itatago na lang yan under the rug. No? Hindi, baka niyo, naman ang move po ni VP Sara o ni Secretary of Education Sara Duterte dyan ay investigahan din. No? Busisiin din kung sino-sino ito mga na ito. Kasi ako, I'm not inclined to believe na may kinalaman naman siya. Ganyan. Pero yun po. Wala tayong ganun sinasabi. Bilang Secretary of the Department of Education, kailangan po talagang tignan ito kasi malaking pondo rin po nawawala na dapat na ibibigay talaga sa mga lehitimong nangangailangan natin mga estudyante. Yan po, at the minimum, meron kang command responsibility. No? Alam mo pala yan eh. Parang sabi ng DepEd official, alam nila eh. Eh, ba't hindi nyo kasuhan? Narinig ko yung sabi ni Tulfo? Ba't hindi nyo kasuhan? No? Lalo na yan, plunder yan. No? Alam nyo pala yan. Plunder yan. More than 50 million eh. Nakilang pera. Sinong sindikato ang gumagawa niyan? At ano pa yung ibang anomalya? Meron ba kayong ghost teachers? Meron ba kayong ghost schools? Meron ba kayong ghost books? Dapat sarang puntiriyahin ni Senator Raffy. Kasi ako, ghost teacher's pet lang ako dati. Hindi na, kanyari lang.
Oh, yan po. Okay, okay. Online, okay. Salamat. Nagdadala naman sana sa teacher yan, no? Naman, naman. Teacher's pet, no? Di ba? Hello. Eh, malambing ako sick talaga eh. Bata pala ako, malambing na ako sa alimahan. Yan, malambing. Sip-sip yan. Yeah, AK, also known as Sip-Sip. Oo nga, tama. Nerdy, nerdy. Anyway, sarili na natin. Bago ito. Oh, umaasa kami na maganda pong talakayan ito at magkano kayo ng sarili ninyo. Dami natin na talakay eh. Diba? Oh, diba? Dami na talakay. At i-research din po ninyo, no, lahat naman po ng mga binabagit namin dito, napakinggan din namin, nabasa din namin. Maganda po kayo po. Yeah. No? Kayo ko yung tatlo sa apat na Pilipino o yung isa ka sa apat. Yan. Tignan mo rin ang mga puntong tinatalakay dito. At tignan nyo rin po, no, ang yung iba't ibang mga balita nangyayari sa ating bansa dahil maganda po, no, alam nyo at may kinalaman kayo sa pangyayari. Mag-iiran po po ang pagiging bahagi natin pagka-Pilipino. Dahil kasama kami ni Michael sa tatlo, sa sampu, mag-iisip pa lang. No? Yan, eh, ito, Holy Week, pag-iisipan namin. Yan! Magtika kayo, magtika! Kasi kasama kami. Magiging fighter na kami, hindi na kami labor lang. Yeah. Oh, bilib sa atin si Ina, Michael, ha? Pag nakasama tayo sa... O, hindi ka kasama doon sa 45 to 54 na bracket. Parang ganun talaga. Sa, kung ano, bandang 38. Yan! Tama kayo natin! Former Secretary Ronald Yaras! Handa na ba you? Handa na ba yung depensahan ng Pilipinas! Yan! Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Ina, ito ang sardali, lucky tree ito. The good things tree. Come in threes eh, di ba? Good things come in threes. Okay, tatlo kayo ng pagpipilian mo. Secondly, Nats, una, kahapon, bukas o ngayon? Bukas. Yeah, bukas. Bukas. Ay, laban natin ang kinabukasan. Yeah. Okay. Yeah. Bukas. Pili, Nats, gold... Myrrh? Or frankincense. Yeah, sa 3 kings 'yan eh. Anong gift ang gusto mo, Sek? Eh gusto ko yung frankincense para bumango ako kay Michael. Yeah. Nako po, ito tong sunod. Kasi sabihin nila hindi ako naliligo. Yan. Ito, Judas, Barabbas o Hestas. Yan, mga muro nung panahon natin, Sek. Judas, Barabbas, Hestas. Ang gano'n, no? Sige, go. Si Barabbas kasi, yung magnanakaw na nagsisi. Yan, diba? Pero si Judas, nag-suicide, hindi nagsisi. Yan, Kaya, sana, yung mga Judas, yan, yung mga Judas sa bansa natin, yung mga Judas sa Senado, sana yan. magpatiwakal na rin. Pagkatapos tayo, ibenta sa 30, 30, diba? 30. Pilak! Napilak! Yan. No, yun ngayon ang problema sa ating mga kanjan, yung mga leader. Binebenta tayo sa 30 pilak. Yeah. Okay. Ano ba? Ano Gomez Burgos Zamora. Wow. Yan. Diba? Hindi majoha, hindi majoha kung bursa. Sila yung pali. Hindi mo pwedeng piliin niya. Sila yung tatlo na nagsimula nung ating kwan. Yung ating ang tawag diyan, yung propaganda war. Yeah. Sila nagsimula, no? Okay. Si Richard Gomez, si Ramon Zamora. Ay, sorry ba? Sino ba ito? Si... si Tatre, Gomez, Burgos at Zamora. Pwede na, hindi yung mga basta-basta pare, ha? Hindi basta. Halimbawa, si Gomez, Burgos, yan yung mga pinaka... yan yung mga pinakamatalino na pare nung panahon na yun. No? Yeah. Sobrang talino yun, top of their class siya. Okay. Ito na, three tenors. Pavarotti, Contreras, o Domingo? Three tenors yan. Hindi ko kilala. Si Pavarotti lang kilala ko dyan. Diba? Si Luciano Pavarotti. Nakalimutan ko pangalan ni Contreras. Saka si Placido Domingo. Yan. Yan. Kilala ko lang. Yung kilala ko kasing Contreras, yung iniimbitan niya sa politics ko. Ano? Sino dyan sa tatlo? Pavarotti! Pavarotti. Pavarotti, no? Tito Vic hindi Odoni. Hindi dahil sa kanyang kasarian, ha? Dahil sa kanyang galing. Yan. Ito, kilala mo na itong tatlo na ito. Tito Vic o Joey? Oh. Ay, yung tatlo, panalo yan, eh. Panalo talaga. Panalo sa kaso yan, oh. Hindi yan pwede ipaghiwalay. DJ. Buy one, take three. Okay. Ati-check. Buy one, take three.
Yeah, tama ka dyan. Okay, sunod. Ito, ako, Pilinats. Robby, Roddy, o Apollo? Yan. Ay, doon ako sa Apollo. Yan. Oh, bakit? Bakit? Sa lang gabi. Sa lang gabi. Oh, eh, pati wifi ng Politiscope, kaya niyang... Hindi naman, second. Okay, huli na. Ito na pinakagusto mo. Sino? Ito, Michael? Okay. Oh. Si Aida, si Lorna, o si Fe? Ah. Oh, no. I refuse to answer because my answer might incriminate me. Okay. I will invoke self-incrimination. Yan, sige. Tama yan, Sek. Delikado. Ito si Ina, pinapainan ako eh. Para delikado ka dyan. Delikado ka, Sek, pag namili ka dyan. Ako, baka may pangal. Ayan, kaya ko na. Sarap, Michael, madulas ba sa'yo? Tama yan. Tama yan. Yan naman po sinasabi namin. Pwede mo naman sabihin yan, di ba? Oh, you invoke the right to self-incrimination. Oh, baka tayo mo umarap sa hearing, di ba? Yan, okay. Sorry mo. Sarap to trolo. Sarap si Tito to. Trolo to. Unang tanong, Sek. Kaya ba, galit sa bansang Amerika sina Robin, Roddy, at Apollo ay dahil may mga personal na galit at karanasan sila sa Estados Unidos. Di natin natalakay. Pero alam niyo po yan, i-research niya. Sige. Trolo! Alam ko yan. Okay, galawang tanong. Posible ba na sa China magpakanlong ang isang taong may pananagutan sa Amerika? True lalo! No. True lalo. Ako na. Baka lang doon na. Nauna na sa atin. Okay. Okay. Hindi sa Canada. Ikat na tanong. Sabat ba? Yung kaibigan mo si Martin, andan na. Nandun eh. Andun na. Sorry po. Sana ba, sapat na ba ang panibagong insidente? Ito mga nakaraan, no? Mm-hmm. West Philippine Sea at Philippine Rice, kasi kasama na po yung Philippine Rice, sabihin namin, sa pagitan ng Pilipinas at China para invoke ang Mutual Defense Treaty. Theoretically, legally, palapit na. True lalo. Pero ang gusto natin, tayong makikipaglaban. No? Hindi naman tayo ipaglalaban ng ibang bansa. Kung tayo mismo ay hindi handang ipaglaban. Yun yung mahalaga dyan eh. No? At sana mabawasan yung mga nakabayong ang sa ulo. Yan, okay. Huling tanong, kasama ka ba, Sek? Kasama ba you? Yan, sa higit sa tatlo sa apat na Pilipino na handang ipaglaban ang bayan mong Pilipinas. Yan. Kasama ako dun sa ikawalo at ikasyam dahil sigurado ko tataas yan. Yes! Mabatakin ko si Michael doon sa ikawalo at ikasyam, no? Kakalad ka rin ko siya kung ayaw niya. Hindi lang siya lover, siya ay fighter. Yes, sasama ko dyan, Sek! Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Thank you! Salamat! Ina, baka mamaya, isang gabi dyan, may tumawag na naman sa akin. May mag-text na naman sa akin, no? Na, pwede ba, Sek? Umaho ka sa pangkungan! Umaho ka sa pangkungan! Ang daming viewers na nun! Alam mo, Sek, yung sinasabi ni Ina, di ba, tuwing Monday, ang napakarami namin. Nung nag-guest ka ng Friday, aba, mas marami pa. Tuwing Monday, ibig sabihin, nagulantang sila sa kanilang mga upo, ano, nakita ka ulit. Ako, si Alden, si Jason Skipang pala to. Hinahabo lang namin yung guesting mo sa iba. Dahil, di ba, kaliwat ka na ng guesting ni Sek ngayon. Ako, nakahang si Sir ngayon. Uy, si Sek Lemas. Tinan mo, matatapos na lang tayo, nakahang pa si Sek. Uy, Sek! Tapos na po, huwag niyo na pong sabotayahin si Sek. O, Sek, bahala ka na dyan, nakagiwi ka eh. Maganda ka. Sige, nakagiwi ka pa. Sige, i-message mo na natin si Sek. O, i-message mo na lang, Michael. Thank you, Sek. Salamat po. Yeah, okay. Thank you sa maaming live viewers, ha? O, syempre, si Jazz, 1009 sa Ohio, Benjamin Santiago sa Vancouver, Vicky Logan in Nova Scotia, yung dalawa, oh, galing, yung last two, nandito yan sa Canada. Hello, Bumblebee 5, Joy O, Tutubi, Lloyd Lazaro, Gerard Lee. Ay, bago rito, ha? Na, hindi ko nakikita sa mga. Bell Barbs. Sa Italy, si Chris Marie Zaldivar. Hello. Italy. Yeah, Italy. Para kay Lita, Regondola, Victor Calma, Maria Irene Cruz, Mike Salazar, Ruth Banares, Liz Morillo, o ang dami nating bagong names, JJT, Adora Sumagi, Benjamin Santiago,
Hello! Maraming salamat. Lahat-lahat sa inyo. Salamat ng marami. Yeah, it's nice to see new names. But of course, ang ating ever loyal, sila Jean, andyan pa rin. Okay, let's now go. Ang ating kuda! Ngayong umaga, ay! Ano nga ba? Hindi ko na naalala ko ng kuda ngayong umaga. Ang ating kuda ngayong umaga, ay, yun pala. Bayan ng sarili! Mabili ka! Ika nga ni General Luna. At tila maririnig mo na dagdag niya ngayon. Alam na this! Eddie Wow! Yan. Ayan. Yan po ang aming kuda this Monday morning. We'll see you guys again. We have two more episodes this week. Mm. Yeah. Until the next one, ako po si Ina Andolong. Mag-ipati, mag-ipid sa ilaw, kuryente at lahat-lahat na dahil El Nino na rin. Yeah. Ina guys, bye! Love you, love! Bye! Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na mi? Handa na mi. BBM or Pacman? Pac. Epal o bidabida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? O. Cellphone. Sa face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega, gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas, sabay-sabay taas. It will take a strong, strong man. All right! All right! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Nakita mo, bakit? Nagdamayan kita kasi naka-shorts na I was expecting harder questions like love life. So, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa Ratatak! Rasadang tanong, tapatan, at tarang, tahan!